Okay, so welcome sa next video. Para dun sa beam design, nakalimutan nating reviewin yung design ng curved beams, ano? So pakita ko na rin before tayo mag column design. So punta lang tayo dito sa reports, then elevation and section. Ano ba siya? Anong beam? So G4 siya, no? G4. So reports, then elevation section, G4. So ito, okay, then click okay. Yan. So ito yung yung bali design ng curved beams niya. Okay, so 5 diameter 16, okay, then 3 set may additional doon. Okay, so ayun, ito yung magiging section niya. Okay. Yan. Yan. So in-add ko lang 'yon. So para makita nyo lang na pwede nyo i-design yung curved beam sa Stud Advanced Concrete RCBC. Okay? So save ko lang 'to. Then concrete column design na tayo. Okay? So so nandito tayo sa RCDC, mag-file new na lang tayo. Yan. Then ang project is same, De La Rosa Residence. Then client is Mr. De La Rosa and engineer. So yung initial ko na lang. Then so ACI 318 tayo, no? NSCP din 'yan. Then dali natin yung stud model natin dito. Okay. So, kasi naka-open yung stud model natin. Close muna natin yan. So, okay. I-click ulit natin. Then, column and wall. Then, create new project. Ayan. So, ayun na na. Then, change lang natin yung concrete cover ng 40. Okay, then settings, design settings, so ductile design tayo. Okay na to. Settings, then reinforcement settings. So, minimum natin na gagamitin is 16. Okay, maximum let's take 32. Gati na lang. Kung anong pwedeng diameter, no? But bahala na yung program dyan. Okay, so dyan ang magsiselect ng pinaka best suited na na bar diameter. Then links, minimum diameter 10, main reinforcement 16, minimum maximum 32. Okay, then click okay. Then punta tayo dito sa detailing and drawing settings. Okay, at mid height. Okay. Okay na to. Click okay. Then settings, so basic load case. Set natin to EX easy. Is dead load, time load, then dali natin doon. Click okay. So load combination, so since generate na natin sa stud, okay, so huwag tayo mag-generate dito. Meron dito add from analysis, which is yung load combination from stud, nadali natin dito. Click add from analysis, uncheck natin to, hindi natin to kailangan. Okay, so ito yon yung may included na vertical effects sa seismic. And then click OK. Then, punta lang tayo dito sa design. Auto design. Yon. So, tapos na. So, kung makikita nyo dito, sa table na to, so, given yung mga percentage nung in table, yung reinforcing. Okay, so 1.4%. And meron mga more than 2 din. And ito yung flexure capacity ratio niya. Okay, so merong near to failure na 0.957. Okay.
isa lang ibig sabihin nito, optimize tong design na to, kasi pag ginawa mo tong 425, liliit itong capacity ratio sa flexure. Ayan. Anyway, so na-design na ni Stad yan. Okay. So save lang natin yung project natin sa column design. Save. Okay. So i-save ko to. Then dito column plan. Okay. Then mag-generate ako ngayon ng column schedule. Yan. So ito yung column schedule natin. Save ko lang to. Yan. So, ayan, so ito na yung column schedule natin. Okay? So 300. Okay. Lahat kasi ng column natin is 300 by 300. So then for diameter 20 required, diameter 10 at 100 yung mga end links niya, okay, yung nasa malapit sa support, and 150 yung nasa gitna. Ayan. So 420, so meron din dito 425, so mas malaki yung requirement. Okay. So kung makikita mo naman to 425, pero dun sa last floor niya nag 4 diameter 20 lang siya. Okay, so mas maliit yung required niya. Okay? So save ko lang to. Anyway, na-save na pala natin ano. Then open natin 'yon. Open column plan and column sketch. Open. Ito. Ingin lang natin yan. Punta tayo dito sa title block natin. Then, paste natin dito. Then, puntahan natin itong column schedule. Okay, then paste natin ito. Ayan. Sado malaki. Oops. Ayan. Scale natin. 0.5 siguro. Ayan. SC. 0.5. Ayan niya. Scale. Select object muna tayo, then scale. So is select ko ng base point, then type mo yung 0.5 na scale. Ayun. So hindi pa rin. Okay, so SC mga 0.9 pa siguro to. 0.9, say. Hindi pa rin. Ayan. So okay na yan. Explode natin. Ayan. So ito na yun. Ayusin mo na lang itong mga dimension, no? So na-edit naman ito, eh. So may intelligence yan pag transfer mo sa AutoCAD, okay? So may intelligence yung mga dimension. Okay, so may set up mo yan sa dimension style. Okay, dimension style manager. Okay, but still nandun may intelligence, so may edit mo yan. Okay. Okay, so ganun lang kabilis, pero may few discussion pa tayo dito, so pwede ka rin mag extract ng calculation, let's say design calculation, let's say C1, click OK. Ito yung calculation na generated ng program. Okay. Ayan. Then, elevation drawing. Punta ko sa report, then elevation drawing, let's say C1, pwede sa lahat eh. No? So, pero C1 lang ipakita ko. Hindi to, report, elevation, C1, okay. Ayan, so ito yung elevation drawing ng C1. Ayan. Okay, elevation 1.8, 4.8, okay. So, then 7.8.
Then, ito yung section niya. So, kung gusto mo naman kumpleto, punta ko sa report. Then, elevation. So, all columns. Click mo OK. Okay, ayan. So, lahat yan. Ang dami yan. Okay? So, lahat. So, pwede pa isa-isa. Pwede. Marami. And, of course, meron niyang quantity. Okay? So, reports. Then, bill of quantities. 80 square meter yung project natin. Ayan. So, click OK. Ayan. So, makikita mo dito, yung density ng reinforcement over concrete. So, around 324 kilogram per cubic meter yung concrete reinforcing. Sa beam natin, sa pagkakaalala ko, 245 yata eh. Okay? So, mas heavy yung reinforcing sa column. Okay, then, ayun, then yung shattering natin, so around 12.1 square meter per cubic meter. Pero may detailed pa yan, ano? May detailed. Ito yung total cost. Okay. Pero may detailed, ano yan? May detailed estimate yan. Ayan. So, per column. Tsaka per level. So, total weight na ng steel natin, kailangan natin ng 2,051 kilogram doon sa 6.3 cubic meter na concrete. Okay. So, yeah, then nagpo-produce din yan ng bar cutting list. So, same ng doon sa beam. Okay. So, pero, okay, hindi ko na-generate dito. Okay. So, same lang din sa beam. Okay, siguro pwede na natin isunod dito yung slab design. Okay, slab design pwede natin isunod na dito. Save lang natin to. Okay, then punta ko sa file and click new. So, okay, si Mr. De La Rosa. Client, ito yung client. Then residence. Okay. So then design code is 318M. Okay. Based din sa NSCP. Ako open pa yung stud natin. Okay. So then itong 3 dots. Okay. So pick natin yan. Click open. Then slab tayo. So it's doon tayo sa may 4.8 level. Okay, then click create new project. Ayan. So, ito na yung slab plan natin. Kaya lang may opening tayo dito para sa stair, no? So, i-right click mo lang ito. Set mo sa true. Then, opening na yan. Okay? So, ang imposed load natin dito, balik tayo sa loadings natin. So, 5.06. Kaya lang, magse-self-weight yung slab dun sa RCDC. So, pag siniro mo to, so, 2.3 ang input natin. Then, 1.9 yung live load natin. Okay, so, kung siniro ko ito, so 2.3, tsaka 1.9. So, 2.3 ito, so 1.9, and yung slab thickness natin, 115, no? So, yung perimeter over 180, which is 100, pero ayun kasi 4 and 5 yun eh. So, ang perimeter 4 plus 5 times 2. Then, divide mo sa 180. So, exactong 100 mm. Ginawa kong 115. Okay. So, yung 0.1 kasi is minimum. Ayan. So, after nyan, ready to design na yan. Design. Then, auto design. So, click yes. Ayan. Okay. So, tapos na yung slab design natin. Ang gagawin na lang natin dyan is i-extract yung reinforcing. Okay. Sa reports, then in plan detailing. Ayan. So, ito yung bottom reinforcement. Ito yung top reinforcement. Save muna natin to.
sa Slab Design. Click Save. Ayan. So, bottom. Save mo ito. Okay. Let's say, bot slab. Then, ito naman is yung top slab. Ayan. Okay. So, okay, ito. Close ko na ito. Ayan. Dito kailangan. Ito. So, open natin yung slab drawing, no? Bottom slab, tsaka top slab. Open. Ayan. So, ito yung bottom slab. Copyahin natin to. Then, ito tayo sa title block. Okay. Then, kunin natin yung top slab. Sa title block. Yan. Yan. Oops. Yan. Yan. So, ito. So, ayusin nyo na lang to, no? So, itong mga dimensions. Okay. So, under dimension style. May intelligence naman yan, eh. So, set up nyo na lang sa may dimension style. Okay. Maliit lang kasi yung structure natin, eh. Kaya pinagkakasya niya lang din yung dimension. So, pero kung malaki yung project natin, possible at tamang-tama yung scale ng mga dimension natin. Ayan. So, meron na tayo. Bottom reinforcing plan, tsaka top reinforcing plan. So, of course, yung stair, kailangan din natin yun. Okay? Kailangan natin yung stair. Punta tayo dito sa reports. Then, stair section. Okay. Bottom landing natin is 252 by 400. So, 250 by 400. Then, yung span natin is 4 meters. Okay. 4 meters kasi yan, eh. Then, 20 risers. Okay. Then 800 yung landing, 800 20 risers kasi 3 meters divide 0.15. okay, so 3 divide 0.15 yung height ng riser. So ayan, then click draw stair. Ayan, so ito na yon, ito na yung stair natin. So may detail din yan, so 115 thick. Then, diameter 10 at 180, yung required na reinforcing. Then, yung mga length ng extension ng reinforcing. So, nandun din. Okay. So, save mo lang to. Stair section. So, click save. I-close na natin to. Ito din. Then, open natin yung stair section. Click open. Hindi ko lang sure kung magkakasya to sa title block natin. Okay. Masyadong malaki. Ito naman natin i-scale yan ng maliit. Eh. 0.5. Ayan. Okay, so possible din na ilagay mo na lang siya sa ibang title block. Okay, para pwedeng isang title block na lang din siguro to. Okay. Okay, so let's say so, yan yung stair detail natin. Nailagay din yan. Nailagay din natin dun sa title block natin. Okay? So, save. Okay, so
Okay, of course, yung calculation, kailangan natin reports, then okay, design calculation. Okay, so kahit anong slab, okay, ito yung calculation na yan. Ayan, na pwede mo include doon sa calculation report mo. Ayan, then of course, quantities. So, bill of quantities. So, 80 square meter. So, click OK. Oops. Report, then bill of quantities. Click OK. Ayan. So, ito yung ano, yung BOQ summary. So, ito yung density naman ng reinforcing niya kumpara doon sa concrete volume. 135.92 kilogram per cubic meter. Okay, so ayan, yun para sa and ito yung total cost niyan, then shattering area. Okay, so bar bending or bar cutting list, pwede rin ano, bar cutting list, pwede tayong mag-extract ito lang din sa BBS. Then, generate BBS. Okay, then, click generate. Yan. So, ito yung bar cutting list para sa bottom, and ito naman yung para sa top. So, sa top, makikita mo, hindi talaga required mag-reinforcing doon sa may gitna ng slab. Yan. And ito yung sa bottom reinforcing. Okay, so next naman nating i-design ngayon is yung footing. Okay, so save lang natin dito. Then, punta ako sa file, then click new. So, okay, De La Rosa Residence. Then, okay, engineer. Then ACI 318, NSCP 2015, then key in natin yung stud model natin doon, then punta tayo dito sa footing, create new project, okay, ayan, so mga ano yan, mga columns, i-close ko lang tong drawing natin. So, dito tayo kasi sa footing na to eh. So, footing plan and footing schedule. Ayun, punta muna tayo dito sa settings, sa general settings. Okay, provide top steel pag may nagkaroon lang ng negative pressure. Clear cover natin is 75. Then ang soil bearing capacity natin, so nilagay ko lang 100, no. So tingnan niyo yung ano. Tingnan nyo yung soil report or kung meron pa yung value near to that area. Okay? Then, click ko lang to OK. And set another settings natin. Reinforcing settings. Minimum. Okay, minimum, maximum. Okay. So, okay na yan. So, set. Pero meron tayong kailangan ditong change sa settings, ano? Ito, SBC, increase natin ng 30% ano, pag may earthquake tsaka may wind load combination. Kailangan 33 kasi sabi dito sa, ito yung load combination na ginamit natin eh. Okay. So, sabi dyan, when using alternative basic load combination, a 1/3 increase shall be permitted in allowable stress for all combinations including wind or earthquake. Okay? So, kaya dito dapat may input ka dyan na 33%. Itong 100 kilonewton per square meter, so, doon sa load combination na may involved na lateral loading like earthquake and wind, magiging 133 to. Okay?
So, pero pag sa load combination na dead load and live load, so 100 lang. So, kayang i-filter yan ng program. Okay? So, pag dead load and live load, 100 lang yung gagamitin niya. Pag dead load, live load with wind or seismic, 133 yung gagamitin niya. Kasi naglagay tayo ng 33% dito. Okay? So, then, click lang natin to. Okay. Settings, then basic load cases. So, i-exit to. Easy, then dead load, then live load. Dali natin doon. Then click OK. So, dalawa yung load combination sets na kailangan natin, no? Sa design, tsaka doon sa sizing. So, sa design, so click add from analysis. Natin to kailangan. Uncheck natin. So, which is ito yon. Then, dito naman sa sizing, click din add from analysis. Okay, so hindi natin to kailangan itong mga load combination na to. Okay, yan. Check natin yan. Yan yung default ng ano eh, ng program. Okay. Ito. Ito yung galing sa STAAD. Yung load combination natin galing sa STAAD. Okay, which is ito yon. Okay, so makikita mo 0.71 ano. May mga 0.71 doon. Yun yung ano, yung 1 divide 1.4. 0.71. Okay. Okay na yan. Then, mukhang ready na tayo, no? So, okay, so ready na to. So, punta lang tayo sa design, then auto design. Ayun. So, ganun kabilis. So, ito na yung putting plan natin. So, i-save ko muna yung project natin. Okay. Putting design. So, click save. Ayan. Then, i-save ko to. Dito sa RCD solving. Putting plan. Okay. Then, extract natin yung putting schedule. report. Then, okay. Yung text schedule. So, ito na yung putting plan natin. So, makikita mo dyan, no? F1C1. So, 1.3, depth is 300. Then, 10 at 165. So, hindi mo kailangan ng any top reinforcing doon. Okay. So, save ko lang to. Putting schedule. Save. Then, i-open natin. Open. Putting schedule, putting plan. Click open. Oops. Putting plan muna tayo. Then, punta tayo sa dito. Ayan. Then, punin natin yung oops. Natin to. So, dito wala naman eh. Pwede nung i-delete natin to, no? So, iti-trim ko na lang. And anyway, pag-paste ko na lang dito sana. Ayan, dito. Okay. Pwedeng i-trim ko na lang to eh. Ayan. So, TR, enter. Ayan. Then, wala na yan. So, ngayon, pwede mo na itong i-move. Kaya lang hindi kasya. Okay? So, scale natin konti. Let's say 0.9. Okay na siguro yan. Ayan. So, yan. So, ganun lang kabilis. So, ito yung putting schedule. Ito yung putting plan. So, lagyan mo na lang to ng ano, wala kasing name eh. So, pwede kang kumuha dito. Okay. Then, paste mo dyan. Okay. So, pwede mong lagay dyan, putting plan. Or putting layout. Ayan. Yun. So, okay na yung drawing natin. Kompleto na. Okay. So, may i-add lang ako din sa may RCDC. So, reports, then calculation, design calculation, let's say FC1. Ayan, ito yung calculation.
and reference ACI. Then, of course, yung bill of quantities. Okay, yung bill of quantities. Say 80 square meter. Okay, click OK. Ang maganda kasi dito sa quantities, so bibigyan ko niya ng volume, yung ano, yung steel ratio. Okay? O yung steel density, yung kung gaano karaming steel ang kailangan mo in relative to dun sa volume ng concrete. 31.87 kg per cubic meter. Ayun. So then drawings, pwede, let's say detailed drawing, no? Punta ka lang dito sa reports. Then detailed drawings, let's say FC1, ano? Click okay. Ayun. So ito yung meron niyang plan, then dalawang section, then bibigyan ka niya ng detail. Bigyan ko niya ng detail. And then, gano'n, i-save mo lang din ito sa AutoCAD. I mean, i-export mo sa DXF. Then, copy and paste mo lang kung gusto mo ng mga detailed drawing so ma-extract mo dito sa program. And kung bar cutting list, punta ka dito sa BBS. Generate BBS. Let's say FC1. Then, click generate. So, ito yung bar cutting list ng footing. So dalawa lang naman yung ano noon eh, yung cut shape noon. Okay? So kasi puting lang 'yun eh. Then reports, meron pa tayong pressure check dito, let's say all. So may mga pressure check pa tayo diyan aside from calculation. Okay? Ito yung pinaka critical, yung 114. Pero since mayroon siyang 33% increase, which is 133, so makikita niya, no? So sa load combination na dead and live, 100 yung ginamit niya. Pero yung involved yung seismic, 133 yung ginamit niya. Okay? So alam ng program yon. Okay? So, ayan. Okay? So, that concludes yung tutorial natin. So buong design nung project. So na design natin yung purlins, na design natin yung truss, then concrete elements plus during the course nung lahat ng video doon nung training, so dinerive din natin yung mga loadings at meron tayong explanation. Okay? Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. And kung na-feel nyo na may natutunan kayo dito sa tutorial na to, share nyo lang yung video para mas marami pa ang matuto. Okay? Maraming salamat.